pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Puy. Ko rito ang Agria pa dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang chairman ng Sinag Asamahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo! Hello, Amy! Kasen, ikaw ngayon ay nasaan? ngayon, nasaan ako? Nasa syudad ako. Nasa syudad? Aba? Ngayon, usong-uso ang mga urban farms. Ako sa ano eh sa baba ng garden ko nagtatanim din, di ba? Ang pinaka paborito ko sili at kalamansi. Oh, sili sa kalamansi eh kasi po mahirap naman kumain ng walang sili sa kalamansi. Yan talaga yung pagkagana eh. Kaya every time eh ano eh sasabihin ko, ay, yung sili at kalamansi dapat hindi maubos ah. Kasi may pitas na ano eh kasama ko sa baba. Ilan ang puno mo ng sili sa kalamansi? Limang puno na kalamansi, tapos 10 sili. Okay na yun? Okay na yun, oo. Kasi ano naman yan eh, yung personal consumption, di mo naman kailangan nung sobra. Pagka sobra yung heart, minsan nabubulok pa eh, sayang din, di ba? Tama yeah. Lang yung ano pang saktuhan pang pamilya. Yan. Ang ginagawa ko ano eh pag kayong sa kalamansi ano pinapa-juice ko tapos nilalagyan ng asukal para hindi or ano ang honey, di ba? Oo. Vitamin C yan. Hindi masisira, di ba? Tapos yung sa ano naman yung sa sili pinapa-dry. Oo. Or binababad sa chili garlic. Suka. Suka. Oh, pwede pala yun. Oh, ay, di mo, no? Ay, yung ano, yung pangsausawa ng chicharon. Oh. Yun, alam ko yun. Yun ang masasarap. Oh. Yeah. Kaya, advantage po talaga. Alam mo ba kung magkano din ang sili po sa panahon ngayon at ang kalamansi? Eh, kung ganyan na meron kang pipitasin lang sa harapan ng bahay mo, malaki yung matitipid. Yes, oo. Oh. And I think, ano, ako nasa Quezon City ngayon. Ang guest ba natin eh galing dito? Yes po. Quezon City ang ating pinuntahan. Galing tayo na iba-ibang lugar, no? Last time meron tayong Mindanao, may ano Visayas. Tapos pumunta pa tayo ng South. Ngayon naman punta tayo ng Quezon City. Dito nga po sa Quezon City, meron silang programa na tinatawag ay Grow QC. So dito sa Grow QC po, mga urban farms ang kanilang nilatag para po magkaroon ng sustainable food ang ating mga kababayan dyan sa Quezon City. Hindi ko pa alam masyado yung detalye. Yeah, gusto kong tanungin yung ano eh. Anong nangyari doon sa, kasi binan yung baboy eh. Oo. Mga kagal ng baboy, anong alternative nila, di ba? Sa oo. Mga dating nag-aalaga, dapat malaman natin. Oo, kasi may, alam naman natin, kabuhayan din ang baboy. So, kung tinanggal mo yung baboy eh, at wala tayong binigay na kapalit, eh, kawawa naman po ang ating mga kababayan. Pero tingnan natin kung ano ang ginawang solusyon ng municipality ng Quezon City para po dito. So, yan. Maraming tayong aabangan kasi napakagaling po ng ating guest speaker ngayong araw. Kaya katulad ko at katulad ni Kasendo, nako, abangan nyo po ang ating episode ngayong araw. Ito po ang Agria Ko Dyan. Agria Ko Dyan. Nagbabalik po ang Agria Ko Dyan.
Ngayong araw, makakasama ko po ay ang head ng QC Food Security Task Force. Kasama po natin si Sir Emmanuel Nonong Velasco. Hello po. Yes, hello sa inyo, Ami, at sa lahat ng nakikinig. Yes, sir. Sir, food security, Quezon City Food Security Task Force. Ano ba ito? Yung Quezon City Food Security Task Force ay naitatag nung kasagsagan nung pandemya. Actually, ang position ko sa lokal na pamahalaan ng Quezon City ay ako ang head ng Sustainable Development Affairs Unit, yung tinatawag na Global Goals or SDGs, Sustainable Development Goals. Bago mag-pandemya, may mga programa tayo na nag-a-address ng stunting, wasting. Ito po yung zero hunger. Pero nung tinamaan ang pandemya at nagkaroon tayo ng pandemic, ang isa sa mga na predict natin ay yung kagutuman. So, ginawa ngayon yung Food Security Task Force. Ito ay binubuo ng iba't ibang departamento sa loob ng Quezon City na italaga lang ho tayo ng ating mayora, Mayor Joy Belmonte, na maging co-chairperson at yung aking opisina ang secretariat nitong Food Security Task Force. At ang programa ho namin upang maging response sa pandemya ay tinawag na Grow QC, kasama ka sa pag-unlad, sa pagkain, kabuhayan, kalusugan. So yan po yung three main objectives nitong programa ng food security na Grow QC. Yung paggawa ng pagkain, gumawa ng kabuhayan, at tugunan ng ating kalusugan, both physically at mentally. Sir, paano natin ginagawa itong programa? Actually, ano lang to, no? Nagsimula to as a enhancement. May dalawang, ang unang-una, ano bang food security? Diba? Kailangan mapag-usapan natin yan. So, meron siyang international definition na ang food security ay ang balak, to simplify lang, ay maging abot-kaya, available, accessible, safe and nutritious, at regular ang pagkain. Diba? So, nung nagkaroon ng pandemya na bawal gumalaw, nagkaroon ngayon ng threat, no? Anong mangyayari sa pagkain? Naaabot pa sa atin. Nawalan ka ng trabaho, kahit na may pagkain sa harap mo, wala ka namang pambili, ganun rin. Gutom rin ang ano mo, no? O, tapos, bago ng pandemya, meron na tayong issues on stunting, wasting, malnourished na tao. Ano pa kaya ngayon na meron tayong recession, di ba? Maraming nawalan ng trabaho, 4.2 million na ang jobless, di ba? So, hindi naman ho sa forward thinking ang ating lokal na pamahalaan. Paano natin to tutugunan? At ang naalala mo, Ami, nung first lockdown, di makalabas ang tao, anong ginawa? Namigay tayo ng ayuda. Yes po. Okay? Now, anong laman ng ayuda? Dilata. Because dilata. Pero dahil ako ay nasa sustainability, yan ang aking trabaho, ibinahagi natin yung karanasan sa Yolanda na after mamigay ng relief packs, tumaas ang alta presyon. Tumaas ang iba't ibang sakit. Bakit? Eh, lahat na ng kinain nila, dilata eh. Cup noodle at kung ano-ano pa. Alam na natin na itong pandemya na to ay mas matagal pa kaysa effects ng Yolanda. Simula ang Grow QC, sinimulan yan para bigyan ng seed starter kits. So, bukod sa pagbibigay ng tinatawag na relief goods, namahagi na tayo ng mga buto, you know, seedling trays, small tools, bilang bahagi, no, na para makapagtanim mismo ang mga tao sa kanilang mga bangkuran. Naidagdag ko rin lang na ang urban farming program ay hindi bago sa Quezon City. 10-year program na yan, nung vice mayor pa lang si Mayor Joy, ay meron na kaming tinatawag na Joy of Urban Farming. So, nagpapamigay kayo ng mga seeds, ng mga... May kasama tong seminar, no? Bago kayo magpamigay. Noong panahon ng pandemic, kung kasi mahirap magbigay ng seminar, di ba? Oo. So, namimigay lang talaga kami ng seeds. So, lahat ng Quezon City residents na registered, they can avail, no, from the Joy of Urban Farming. Yung panimulang buto, may konting lupa, may seedling tray, merong small hand tools.
para maingganyo ang tao na magtanim sa kanilang mga bakuran. Okay pala yan. Pwede ako mag-ano? Pwede rin ako mag-ano dito sa Quezon City. Hello. Kasi oh, resident po kayo ng Quezon City, ay isa ho itong programa na pwede. Pero wala ho small time yung backyard, Mr. So. Alam ko, malawak kayong farmer eh. Kaya... Maganda yun yung sa mga likod ng bakuran. At least eh, anytime pwede kang kumuha. Manok. Sir Bali, sino yung mga beneficiaries natin dito? Lahat ng Quezon City residents, oh, as long as you're registered and you are interested in farming, you can go to the Joy of Urban Farms at the back of Quezon City Hall, dun sa library, and you can avail of seed starter kits. So dun kami nagsimula, no? Namigay kami ng seed starter kits. Tapos after namigay kami ng seed starter kits, medyo lumuwag ulit yung lockdowns, di ba? Naging pocket lockdowns na lang kami sa Quezon City. Ininganyo naman namin yung pagtatanim as a community. So, isa sa mga programs o mga legislations na ginawa natin, marami kasing interesado magtanim. I-rewind ko lang ng konti, no? Ang una ay kailangan natin pag-aralan ng gutom. Okay? Saan ba yung gutom? So, meron kaming ginawang hunger map ayon sa data na meron kami sa aming health department at saka sa aming education department. So, may mga specific districts at saka specific barangay na mataas na ang incidence yan even before the pandemic. Ang swerte lang namin, nagkaroon rin kami ng isang, kasi more than one year na itong pandemic, pandemia, no? Nakapag-partner kami with United Nations Food and Agriculture Organization din, na gumawa sila ng study at kinonfirm nila na itong mga lugar na to, tumaas ulit ang hunger incidence. So meron kaming mga specific areas, no? Na nandyan. Ang nanotice lang namin, kung saan may kagutuman, yung mga nagugutom, wala namang lugar na pagtataniman. Okay? So, meron may lupa, pero hindi naman nagagamit, no, para magtanim. So, basically, ang ginawa namin ay pag-aamyenda itong tinatawag na idle land. So, nagpasa kami ng ordinance or amendment sa ordinance upang iinganyo na mga ang idle lands ay gawing gardens. Okay? To encourage more backyard farming. So, nung inalaw na kaming gumalaw ng konti, inorganize namin itong mga urban dwellers na magtatag ng isang urban farming group at sinuportahan ho ng lokal na pamahalan ng Quezon City through training at saka starter kits yung kanilang pagtatanim. By the way, we also have a partnership with the Department of Agriculture kasi sinimulan naman nila rin yung tinatawag na plant program or yung pagpropromote ng urban farming. Eh, ang Quezon City ho, ang pinakamalaking syudad sa buong Metro Manila. So, pag sinabi mong successful ang urban farming sa Metro Manila, eh, kailangan. Nandun ka na sa largest city kagad. So, nagkaroon kami ng partnership with the Department of Agriculture at ito'y mas lalong nakatulong, no? Sa pagsulong ng mga gardens at farms dito sa lungsod ng Quezon. So ito is ano, yung pumalit doon sa kasi mga babuyan yata rito tinanggal ni ano eh Mayoran. Oh, so, actually para magawa natin ang food security kasi gumawa tayo ng 7 action points. Ang isang action point, yung una nabanggit ko yung seed starter kits o yung paggagawa ng nurseries. Pangalawa yung paggagawa ng community farm. Yung pangatlo naman, itong pag-a-address dito sa ating requirement sa protein o protina. Kasi alam naman natin, hindi naman tayo kumakain lang ng gulay eh. Diba? Actually, mahina nga tayo kumain ng gulay. Okay? Carbohydrates tayo at saka protein. Eh, ito nga, bago nagkaroon ng pandemya ng tao, nagkaroon actually ng pandemya ng hayop. Yung tinatawag na ASF or African Swine Fever. Nagkataon po na ako rin ang naging action officer nung panahon na nangyari yan. Dahil meron po tayong mga batas sa urban setting na actually pinagbabawal ang pag-aalaga ng baboy. Marami po tayong nakitang
paglabag sa mga tinatawag na environment kasi wala naman silang tamang tapunan ng waste, no, ng mga baboy, at yung tinatawag nilang safety kasi sinoslaughter nila yan kung sakalye lang ganyan. So tama si Mr. So na pinagbawal yan. Eh anong gagawin natin ngayon diyan, 'di ba? Nawalan ng trabaho yung mga tao. Nung nakita natin through the dialogues with the national government na allowed pala ang fish culture, ay kinonvert natin itong yung mga interesadong i-convert yung pig pens nila into aquaculture. Nag-aalaga sila. So diyan po sa Payatas and Bagong Silangan area kung saan pinakamaraming nag-aalaga ng baboy, ay nandiyan na ho yung ating programa ng pag-aalaga ngayon ng tilapia at saka hito. So yun yung pangatlo. May pito pa ho yan na to meet food security. Ito under sa Grow QC. Yes, under the Grow QC program. So dalawa ho yung pillars ng pag-a-achieve ng food security. Sa loob ng dalawang pillar na yan, nandun yung 7 action points. Ang first pillar ho, yung pag-promote or pag-enhance ng urban agriculture. Yun yon. So meron tayong seedlings and seed starter kits. May community farming tayo. Tapos meron tayong promotion of aquaculture. Yung pang-apat ho dyan ay connecting it with our feeding programs. No? Yan naman yung push ni Nakabsek Nograles sa IATF Zero Hunger. Yung other pillar ho is what we call improving food systems or food flow. So nandyan na ho yung pag-establish ng agricultural areas within Quezon City that will be allowed. So yun ang pinag-aaralan. Yung food trade, no, improving food trade. So may partnership ulit tayo with the Department of Agriculture, yung sa kanilang kadiwa ni Ani at Kita. So basically, what we're trying to do also, Quezon City is the first na nakagawa o nag-organisa ng tinatawag na urban farming cooperative. Okay? So through cooperative to cooperative partnership, yung urban-peri-urban model, eh sana itong mga co-ops namin sa city ay pwede nang direktang kumuha sa mga kooperatiba ng farmers naman sa probinsya. Tapos yung last ho dun sa para mabuo yung 7 action plan, yung pag-promote ng value adding. So medyo very comprehensive itong aming Grow QC, pero to, para ho maintindihan ng mga manonood, simple lang ho. Magbigay ng pagkain, gumawa ng bagong kabuhayan na nakadugtong sa agrikultura, at tugunan ng ating health, no, physically and mentally. Yan po yung pakay ng Grow QC. Na-curious ako, saan yung mga locations na meron ng nakatanim ngayon sa Quezon City? Nung nagsimula kami, no, we were just about over 100 urban farms and gardens. Aminin natin, limited ang space sa isang urban setting. So, baka hindi mo talaga matawag na farm. Okay? Ang definition namin ng farm, 1,000 square meters and above. Anything below 1,000 square meters, we just call them a garden. Okay? So, nung nagsimula kami, we had around 160 identified urban farms kasi ito yung naka-enroll na sa Joy of Urban Farming. As of last year, around August last year, we already have registered about 303 urban farms in the 6 districts. No, sorry, urban gardens and farms. Urban garden. And then we are 303. Okay. And then right now, we are managing closely and monitoring closely 8 model community farms and gardens. And by the way, Ami and Mr. So, ang pinakamalaking urban farm sa buong Metro Manila ay nasa Quezon City, which is right now at around 7 or 8 hectares with the capability of expanding to as much as 100 hectares. Magugulat po kayo, meron pang ganong kalawak na lugar dito sa Quezon City, para siyang probinsya. Saan yun? Sa may Bagong Silangan, Payatas, border ng Rizal. Ah, Payatas, mataba ang lupa dyan. Well, sa Bagong Silangan, Payatas kasi, kaya tinawag na Payatas, payat sa taas. So, payat ang lupa dyan. Ah, okay, okay.
But sir, yung bang mga gulayan sa paaralan is under ng group using. Oh, yun. So, iyan yung ano na catapult sa amin na madagdagan up to 303, no? Kasi after na naging busy kasi yung mga schools, no, dito sa tinatawag na distance learning, 'di ba? So, yung buong 2020 halos dun sila nakatuon. So, nung nalaman na nila yung Grow QC program, actually nauna naman sila eh. Kasi yung gulayan sa paraalan, ilang taon na yan na may programa. Program, na. Yes. Pero nung ang sentro kasi ng gulayan sa paraalan, turuan lang yung mga estudyante, 'di ba? Eh wala namang pasok ngayon. Pero now na nag-member sila ng Grow QC, ibinubukas na po ng mga paraaralan yung kanilang garden sa community. Mm-hmm. Diba? Kasi doon ho may space eh, sa mga eskwelahan. Diba? So, kaya po na-member na sila ng, or at least nag-pledge sila to support Grow QC. Kaya ho kami talagang lumaki hanggang 303. Ho. So, kasama ho natin itong mga gulayan sa paaralan sa Quezon City. So, itong mga gulayan na nakukuha ng gulay, ganun eh, saan binibenta naman? Sa simula ho, ang pakay talaga natin yung tinatawag na home security, 'di ba? Pangkain sa bahay, 'di ba? Kasi imbis na bumili ka, nandiyan na. Now, may iilang farms po kami na malaki-laki at nagkakaroon na ng tinatawag na excess. Okay? Itong excess naman po, kasama rin 'yan sa partnership or responsibility ng task force. Inililink ko namin sila sa market. So, unang-una ho, yung iba, nagbebenta na sa kadiwa ni Ani at Kita. Okay? So, imbis na mag-angkat pa ng mga leafy greens, no, na galing sa malalayong lugar, nanggagaling na ho dito, no? Pangalawa ho, within their community, meron ko kaming alam ho dito na nag-start sila sa small area sa depressed community. Tapos nung nalaman nila na may idle land tax ordinance, nilapitan nila yung homeowners association ng katabing village, 'di ba? Pinahiram sa kanila yung kanilang empty space, no? O ngayon may pick and pay sila. Okay? So yung mga residente pumupunta doon, bumibili kasi ayaw na rin nila pumunta ng ano eh, palengke o mall. Lalo na yung mga senior citizen doon, makikita mo lalakad bibili. Okay? Pangatlo ho, ito lately lang dahil nagbubukas na ho yung level 2, nagbubukas na ho yung mga restaurant. In-invite ho namin yung Association of Chefs, no, and Restaurants. So, marami hong layers, no, kung paano sila makakapag conduct sa market, no. Yun ho ang ano natin, different marketing opportunity. Yung iba nga sa amin, ibang mga enterprising na nanay, hindi lang gulay na ang niluluto. Ginagawa nilang lumpia. Ginagawa nilang value added. Kasi nga, doon po ngayon magkakaroon sila ng dagdag na kita doon sa kabuhayan. Diba medyo challenging yung mga nauna na ginawa nyo sa programa katulad ng pagbibigay nyo ng seeds and yung mga farm tools? Kasi merong iba na didinig ko, hindi naman nila tinanim yung mga seeds. Nasa loob lang ng cabinet. So, paano naging action nyo doon, sir? Well, hindi naman natin siguro may iwasan yun, di ba? Marami kasi yung hindrance dyan is yung ano, paralysis, no? Na nandyan na pero hindi makasimula. Okay? So, kailangan mainganyo. Sa ngayon kasi, talagang ang hirap ng monitoring, di ba? Dahil hindi naman allowed ang movement, di ba? Pwede kang maan. Pero, so through our Grow QC page at saka mga Facebook social media, makikita mo naman na meron nagsishare na sila na, oh, alam mo, proud kay, oy, tumubo na, oy, nag-harvest na, oy, kami, may sinigang na kami na yung aming tahog dito ay galing sa garden. So, marami rin kwento, no? Hindi natin masasabing perfect na lahat ng binigyan mo ay naging successful. Okay? Yung iba nga, naging wala lang, inuha lang, kasi tinabilang. Pero marami ho talaga na nagtanim rin at talagang kailangan nila eh kasi pagkain talagang nangangailangan. Siguro maganda no gawin contest para mainggan.
Oo, totoo yan. Alam mo naman ang Pinoy, mahilig sa mga contest-contest eh. So, actually, meron kaming contest na ginawa na sa mga harvest festival na tinatayo namin. Sina-challenge namin yung mga nanay, no? Ano ba yung pwede nyong iluto na kakaiba, no? Dito sa mga na-harvest natin sa ating mga garden. So, nakakatuwa. Meron yang gumagawa ng burger na galing sa mga ano no, gulay lang, extender kasi siya eh, no? Mahal ang baboy ngayon. Ano gulay yung mga tinatanim natin? Kami dito sa aming program, we empower them eh, so they can choose what they want. Pero sa simula, ang pinopromote talaga ng office ko ay mga tinatawag na perennial plants. Lalo na sa mga bagito o yung mga nagsisimula lang. Pag sinabi mong perennial plant, pag natanim mo na, hindi na siya kailangan magtanim ulit. Kasi pag nagtanim ka ulit, hihingi na naman sa'yo. Iilan lang naman yung marunong na you know, pabutuhin yon para magtanim sila ulit. So ito yung mga alugbati, yung mga saluyot, yung mga kamote tops, yung mga kangkong, diba? Yung kalinum, diba? Yung malunggay. Yan yung ano. Pero alam nyo naman, maraming mahilig sa petchay. So nagbibigay. But mostly dito sa urban, ang pinopromote natin ay leafy greens. Kasi mabilis siyang patubuin, mabilis ang ikot ng pera. Okay? Hindi kasi siya ideal at maliit ang lugar mo kung ikay magtatanim na ng mga lalo na yung root crops o kaya field crops na tinatawag. Kasi hindi mo kaya, hindi siya ideal no sa urban setting. Mga mushroom, sir, meron ba kayo o talagang greens lang? Merong mga groups no na nag-inquire on to ask for support no. Kasi gusto nilang pag-aralan 'yan. Alam ko may mga pockets, pero unfortunately kasi na ang mushroom ay very sensitive sa climate. Hindi malamig kasi ang syudad eh, 'di ba? Concrete jungle ka pa nga eh, 'di ba? So napakainit. May mga nakakapatubo pangkain sa bahay, 'di ba? Ganun lang. Pero sa totoo lang ho, hindi siya isang very popular ho na masasabi. Kasi pati yung mga medium pang-grow niya, hindi ho readily available kasi dito eh sa city, no. Hindi siya abundant. So hindi namin siya masyadong pinopromote. Pero hindi rin naman namin dinidiscourage. Kasi depende sa grupo kung ano yung gusto nila pag-aralan. Baka masela ng mushroom, yung contamination. Baka first grow mo, pwede sa susunod eh. Wala na. Environment, ayaw na. Very maselan siya kung tutusin. So, lalo na yung mga nag-aaral pa lang kasi di naman lahat talaga ng nasa city eh marunong, di ba? We try to teach them the more easy to handle plants no? As a start. And then hopefully from there, they can go to the more challenging no? crops. Maganda yan. Makita mo ang Quezon City maging green city, di ba? Actually, kasama sa mission and vision ng Quezon City yan. We are the green city kasi nandito ang source ng water, nandito ang Lamesa water na. Kami ang may pinakamaraming number of parks okay sa buong Metro Manila. So we have a real commitment no to making our city green. Kaya nga naman na pinupush talaga itong program natin for food security. Sir, ano pa ibang benepisyo ng urban farming sa inyo? Well, maliban sa food security. Oh. Alam mo, ang magandang ikikwento ko na lang yung mga kwento o mga binabahagi ng mga farms. Alam mo, yung mga nakatayo ng mga urban farms na grupo-grupo, di ba nagka-first lockdown tayo, then nagka-second lockdown. Pagdating ng third lockdown, sagot nila, okay lang mag-lockdown, di naman kami ganun katakot. Kasi alam nila, mayroon silang paghuhugutan ng pagkain. Okay. So yung tinatawag nilang mental health, okay? Makakausap mo rin dito. Alam mo, marami sa mga tinulungan natin, yung mga asawa nila nawalan ng trabaho. Yung mga anak nila, yung kausap kong isang urban farmer nung isang araw lang, ang pasok sa milk tea shop nila is every other week. Okay. So, ang hirap kasi na nasa bahay ka lang,
Tapos yung pag-iisip mo kung saan-saan umaabot, nag-worry ka. Kailangan you are active. At isa yun sa mga nakita ko, no? Pag restless ka, mag-alaga ka na lang, magtanim ka na lang, magdilig ka dyan. Diba? You kill the time, exercise na siya, may makakain ka pa. Okay? So, talagang meron din siyang health benefits, no, sa mga taong na... Kaya nga, di ba, usong-uso yung ano, plantito-plantita ngayon. Plantito-plantita, oo. Eh, ito, plantito-plantita na pwede mong makain. Correct. Sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin, balita ko ay nanalo kayo ng award, Galing Pook 2021. So, pag-usapan po natin yan. At hindi lang yon, isang technology firm ang lumapit sa inyo para i-adapt ang inyong programa. So, pag-usapan natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Nolong Velasco. Hello, Sir, sabi ko nga ay nanalo kayo, Galing Pook 2021. Paano ba manalo dito? Ano bang criteria? Well, we not only won the Galing Pook finals, no? We are actually in the top 10 ng Galing Pook. Anyway, yung Galing Pook po ay matagal ng prestigyosong binibigay ng Galing Pook Foundation together with the DILG. Ayon sa kanilang criteria, tinitingnan nila yung innovation, yung impact, yung replicability. So, kaya naman natatag ang Galing Pook ay tinitingnan nila yung mga best practices. At sana i-share, no, para gayahin ng iba't ibang lungsod, no? Yun yung pinakabuod niyan. Bagong-bago lang yung program namin, may mga minimum criteria sila na kailangan minimum 1 year of performance or ano na existing. So tinignan namin kasi bagong-bago kami. Eh tama, pwede pala kasi nung tinatag yung Food Security Task Force was a month or two before the deadline. I mean the cut-off. Yes. Pero technically nandun pa lang yung task force. Wala pa yung execution, di ba? Nag-aaralan pa lang yung task force. So it's been a interesting journey for us kasi napakabata pa nung programa. Pero siguro ang pinaka masasabi ko lang is that ano kasi siya eh, mabilis na response sa isang pangangailangan na kumbaga eh, dikit na dikit sa bituka. Yun yung pagkain at kagutuman. At ako'y natutuwa naman kasi talaga naman ang pakay ng Grow QC ay empowerment. No? Kaya nga kasama ka sa pag-unlad. So, ang maganda nito, yung farmers mismo namin, na urban farmers ng Quezon City, ay kanya-kanyang nag-share ng kanilang experience kung paano nakatulong yung programa sa kani-kanilang buhay at sa kani-kanilang buhay. Yung impact. Talaga yung nag-ano sa inyo, impact ng programa para dito sa Galing Pook. Ako, congrats sir. At hindi lang yun ang dapat nating ipagdiwang kasi ngayong araw, meron kayong memorandum of agreement naman sa isang technology firm. Parang talagang makikita natin na effective kasendo ang programa ng Group UC kasi in-adapt ng technology firm na ito ang kanilang programa. Dapat yung ibang cities ganun din, no? Oo. May kukunin na kano, no? Kung may i-share ko, Kasendo at Ami, tulad nga ng sabi ko, I'm part of the Sustainable Development Affairs Unit. Yung 17 Sustainable Development Goals ay mga napaka, sabi na nating, ano, no, malalaking goal, no, na para sa future generations. Pero ang SDG 17, sinasabi doon na hindi natin ma-atim itong napaka malalaking goals kung kanya-kanya tayo. So, napaka-importante partnership. So, dinadalang lang natin yung principle na yon dito sa pag-apply nitong programa na to. At nung nagkataon na meron tayong pinapakilala natin ano yung pakay ng Grow QC na hindi lang siya pagkain, kabuhayan at kalusugan, meron pa nga siyang environment tulong,
ay nung may mga lumapit na mga private sector na sinabi, oh, marami kaming opisina dito, marami kaming empleyado na taga Quezon City, ano bang programa ang pwede namin itulong? So, syempre, andyan yung pwede ba kayong tumulong sa pag, ano, bumili ng PPE or lahat ng yung, alam nyo na, sa COVID, di ba? Nagkataon na ipresenta rin natin na bukod pa doon, meron rin tayong mga environment-related at food-related activities. At doon tayo na kaming natuwa na may mga private sector rin na willing tumulong, no? In their own small way. Na lalo na, tingin ko ha, ito yung katotohanan, di ba? Itong technology company na to, mahilig sa computer, di ba? Alam natin yung stress na palagi kang nasa harap ng computer. Diba? Oh. Ngayon, may outlet na sila. Kung yung mga empleyado nila dati, nag-o-organize sila ng mga, you know, going to the beach, diving, or mountain climbing, o ganyan-ganyan, na ang hirap gawin ngayon, diba, dahil pandemic, ngayon, pwede silang outlet, no? Pwede silang to be close to nature. So, itong memorandum of agreement na to is a partnership dahil nag-launch tayo nung pinakabagong model urban farm ng Quezon City na tinatawag na Sunnyville. At itong Sunnyville ay located sa Tandang Sora, Pasong Tamok border in District 6. At ang pakay dito ay i-modelo, i-showcase ang iba't ibang modern urban agriculture technologies. So meron tayo diyang nursery greenhouse na may bahay na, may mist system, may drip irrigation pa. Tapos meron din tayong aquaculture, aquaponics, and soon lalagyan rin natin ng hydroponics with grow lights. So, ito talaga ang pakay nito na maipakita naman yung mas, sabi mo ng high-tech. So, siguro nung narinig niya yung high-tech, itong technology company rin nainganyo na tumulong sa akin. So itong Sunnyville, gano'ng kalaki ito? Yung Sunnyville is about 1.2 hectares within the heart of Quezon City. Oh, maganda yung location. Pero, Ami, no, baka one of these days, maimbita namin kayo ni Casendo at ni Ami. Yung mga model na linalagay namin dito, nakakat siya into 100 square meters. Hindi siya dinevelop as a 1-hectare farm. Sa loob ng 1-hectare farm, meron tayong tigwa 100 square meters na mga gardens. Ang tanong, bakit? Kasi itong lupa na to hiniram lang. Private ang may-ari. So, hindi siya forever na pwedeng gamitin. Pero kaya namin ginawa niya, nag-survey kami sa City Assessor's Office. Yung mga malalapit na subdivision, ang kadalasang cut dyan ay between 100 to 150 square meters. At maraming bakanting lote na katiwang bangka. So, ang pakay ho natin dito ay gumawa ng mga modelo na kayang gayahin. Yan ho ang vision ng Sunnyville Farm. Ang ganda. Yeah, maganda yan. At least, maging green yung area. Opo, di ba? Kumbaga, ano, uy, kaya pala dito, yes. Na demonstrate dito. Ba't di mo gawin ngayon sa lugar mo? Diba? Tama. Hindi ka naman pwede mag-demonstrate ng 1 hectare. Saan mo i-replicate yung 1 hectare? Sa city. Mm-hmm. So, parang dinivide nyo na lang into 100. Yan. Ang gusto ko dito, Casendo, maliban kasi sa pagkain, yung sabi nga ni Sir Nonong, yung sa environment, alam naman natin na sa QC, marami talagang sasakyan dyan. So pagdating po sa air pollution, maganda na meron tayong mga tanim na katulad nito dahil nakakatulong po ito na malinis yung hangin. Actually, Ami, and siguro alam na rin ni Casendo, ang Quezon City kasi nasa mga 4 million, 3 million registered residents, pero may 1 million na transient, yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aaral. So, napakadami talaga ng papakainin. Ito at sinasabi naman namin na kahit matamnan namin lahat ng open space dito sa Quezon City, ay hindi pa rin siya akma o hindi pa rin enough, no, para pakainin ng population 3 times a day. Kaya nga, ito yung tinatawag na urban-peri-urban model.
kailangan makipag-partner kami sa mga provinces na talagang ang pakay nila ay food production. Mm-hmm. Ang kailangan lang natin ma-improve yung tinatawag na food system, 'di ba? Yung 'di ba may makikita ka sa social media na bakit ang mga pagkain tinatapon, 'di ba? Kung titingnan natin ang mga palengke, ang dami, minubuldoser o naka forklift pa, yes, yung mga nabubulok. Eh kasi wala tayong cold storage, wala tayong cold chain. So, part of food security is also looking at that. Nagsisimula tayo sa urban gardening, pero sa kabila nito, pinag-aaralan namin to ngayon, I'm working with the Market Development Administrative Department. At tinitingnan naman natin, ano yung mga pwedeng gawin na batas or mga programs para naman yung tinatawag na perishability, no, yung mga items na ganun, ay pwede rin ma-improve. So, ano pa yan? Tulad nga ng sabi niya, 1 year pa lang ang Grow QC at Food Security Program. Pero yan na ho yung mga pinag-uusapan. Paano natin i-improve yung trade and flow of food dito sa aming city. So, yun, naghahanap kami ngayon ng mga areas na tinatawag namin magiging agri-industrial zone. At pagkatapos namin ma-determine yun sa land use plan, ang susunod naman na pakay namin ay paano gumawa ng mga batas or incentives to attract mga businessmen to engage Quezon City. Because in Quezon City, we prioritize that food should be available, food should be affordable, di ba? And by the way, ang gateway ng pagkain sa buong Metro Manila nasa Quezon City. Yan yung tinatawag Balintawak Market. Balintawak? Doon ang bagsakan. So, yung food security ho is much bigger than just urban farming. Pero sa ngayon po, dahil na kailangan natin yung immediate or quick response, yan po yung ginagawa natin, urban farming. Pero yung mga medium to long term po, tinitingnan natin yung mga ano yung mga areas that we can improve what we call food systems or food flow. Yes. Kasi sayang naman, sir, ang ganda ng start natin. Tapos bigla na lang din mawawala. So sana, sabi mo kanina, walang forever. Pero I hope and pray na magkaroon ng forever itong programang ito para po sa ikabubuti ng lahat. Kailangan magtagal pa si Nonong Velasco para tuloy-tuloy ang programa. Basta tingin ko basta suportahan ng tao ang food security, yung principles ng Grow QC. At hindi lang Quezon City, ah. Kasi 'di ba? Wala namang border diyan, 'di ba? Minsan kung kakain ka, 'di ba? Parang sana i-adapt ng lahat ng cities. Tama. Na importante, no, ang kasiguruhan sa pagkain. Opo. Sir, maraming salamat po. Thank you rin sa pagkakataon na maibahagi ang programa ng Grow QC. In behalf of our Mayor, Mayor Joy Belmonte, maraming salamat ho sa pagkakataon nito. See you soon. Good job, sir. Thank you po ulit. At sa ating mga kababayan, isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang Grow QC nga isang programa na nagpo-promote ng better food system at pag-unlad sa pagkain, kabuhayan at kalusugan. Kaya naman maraming salamat sa ating guest, Sir Nonong Velasco. At sana nga, yun yan, sabi ko, makapag-guest kayo ulit sa amin. Makabalik kayo. At masamahan nyo kami doon sa farm. Makalibot tayo. Kasendo. Sige po. Sa susunod po. Okay po. Thank you po. Hanggang sa muli. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.